Kasama po natin ngayon ang Team Apple, si Ian Hao, si Sir Noel, si Sir Batman, and Sir Aga Kasagsid. Ang ating mga director for today. Yan, Ethan. Yan, sir. Yan. Kita niyo po yung mga yan. Ayan po sila. Dumagsa sila rito para matunghayan ang ating live at ang ating flea market. Okay. Ayan. O Aga, the floor is yours. Maganda kong mga Pilipinas! Woo! Yay! And also, good morning, good afternoon, and good evening all over the world. Thank you, thank you, mga Pilipinas! Nilahat mo na! Woo! Tara! Samahan mo kayo tayo at magkape at kwentuhan katapa. Woo! Yay! Iyan na nga! Mga katapa, how's your day? Sana naman nasa mabuti kayo pala galing na yun. Ngayon nga pala Sabado live na naman tayo dito sa actually, hindi na tayo sa type HQ na yun. Ayun, maraming salamat pala na yung at pinatuloy niya kami ngayon dito sa store niyo. So, thank you very much. And yun nga pala, mga kapadya, mga kapaa, sigurado naman, alam ko na nakikita niyo na kasi yung ating guest at familiar na familiar kayo sa mga itsura nito, mukhang celebrity. Yan, mga... Toto! Yan, o. Pero yun, kitang-kita, walang daya. Yan. Puro-puro, walang daya ng chemical. Yan. Malamang, kilala-kilala nyo na sila. Wala na MSG, ha? Oo. Wala, kung mga familiar na kayo sa kapot ko, sa ang kasabihan ng mga Kastila. Yan, at syempre, yung sinasabi nilang swerte ang mag-like, mag-share at mag-comment. So, hindi ko na matatagalin. Pakilala na natin ang ating guest dito sa KKK. Ang Team Apple, Sir Ian Hao. Sir Joel. Yeah! And ang isang superhero na pwede kang nilayan sa putangan ng kapakbuhan. Sir Batman. Yeah! Batman! Sir, bumati muna kayo sa ating mga katapa sa Facebook Live. So, okay. Na, sa mga kapatid natin na nanonood, tsaka yung mga kapatid natin nasa labas ng ano. Ayun sa Marikina, ayun, dami nila sa labas. Ha? Salamat sa pagpunta niyo. Ayun, si Christopher Ryan. Frontline na kayo. Ayun sila lahat. Ayun. Frontliner. Sir Nuel, ayun sa mga Batman. Ayun! Mabati kami ng isang masayang umaga mula dito sa Tapak Outdoors from Team Apple. Yun, yeah! So, Batman! Yun, ha? Yun na nga! Uy, si Batman! Magandang umaga, mga katapa! At, mabuhay tayo hanggang gusto natin! Hanggang masasunod ng case. Yun, mga katapa, mga katapadya, mga kapaa, at syempre, mga kapot-pot, kung meron kayo mga katanungan, comments, pambate, mag-try ka rin dyan sa comment section below. And also, syempre, pakishare na rin itong ating Facebook Live ngayong umaga at siguradong-sigurado, garanti sa ro, marami tayong matututunan dito sa ating mga bisita. So, pakishare po para maganda ating discussion. So, umpisa na natin mga Team Apple. Ayusin ko na yung bus ko, makabaho niyo tayo. Mamarangay ka. So, Sir Ian, tatanong ko lang, sino ba talaga si Sir Ian Hao? Yeah. Uy, ang lalim agad. Ang lalim, parang malalim. Oh, ano? Wala. Ano? Hindi ako ready. Hindi na ba sa hindi ka ready, no? Hirap. Teka lang, wala nga. Hindi mo naman ginagawa. Halimbang sa ang legal agad eh. Si Kistang YouTuber na parang tuon ka utura sa cycling community. Siya na ako, ilan sa akong isang simple yung mga mayang Pilipino. Uy, di ba? May day ang trabaho ko sa cycling programmer. Tapos, pagka-weekdays, pagka may free time, si Kistang, tapos ay nag-vlog para ma-share natin yung mga adventure natin sa mga kababayan natin na gusto rin ma-experience yung outdoors.
Para lang doon sa mga iba kasi, yung iba, hindi sila, wala sila lakas na loob para lumabas, mag-explore na kalsada. So, tayo, sinishare natin yung mga bandang pinapakoy na napupuntahan natin para magkaroon sila idea and to encourage sila na lumabas sa, mag-bike sa labas. Ayun, sir. So, nabanggit nyo nga po na kay grupo ng mga ciclistang YouTuber. No? So, kaya po ba nagsimula yung journey ni Sir Ian Howe sa pagiging cyclist? As a cyclist, ako, ano, mga 6 years ago na, 2015, nagsimula ako ng bisikleta. Ano po yun? Ano yung motivation niyo kung bakit kayo umadya noong 2015? Ano yung reason? Ano yun dati? Malaki kasi yung build ko dati. Nakanag ko yun. Yung issue. Oo, pwedeng ganun. Gusto ko rin kasi mag-trim down. Gusto ko mag-trim down pero tapos sabi ko gusto ko mag... Pero ayaw ko mag-build ng muscles. So naghanap ako ng activity na yung steady lang tapos makakatulong sa health, sa pagbaba ko sa timbang. So, yung actually cycling, subok ko lang yun. Pero surprisingly, nagustuhan ko siya. Sa team niyo po, commonly, lalo sa vlog, napapansin ko hindi na kayo magkakasama. Ayaw nila Sir Charles, ni Love, ni Sir Noel, and si Sir Batman. So, kaya po nag-start niyo, ano yung samahan niyo as cycling group? Harapon lang yun. Hindi, ganyan lang yun eh. Kailangan, kita-kita kami tatlo. Hindi, ganda yan. Nung... Joke lang po. Nung unang panahon. Nung panahon ng mga Kastila. Kasi solo lang, solo rider lang ako dati. Tapos nung feeling, nung gusto ko nung mag-bike ng malayo, sabi ko gusto ko magpunta ng Bicol, pero gusto ko may kasama. So ang ginawa ko, nung post ako sa Facebook, nag-invite na ako, sabi ko sino gusto sumama sa akin papunta ng Bicol. Maghihintay ako sa MOA, 11 PM, ganyan. Tapos gano'n lang, tapos dumating doon si Sir Ronnie, tapos yung mga ibang kasama ng Team Apple. May 20 cyclists na dumating, ayun, so sila yung mga kasama ko pumunta ng Bicol. Pagkatapos noon, nagkaroon ng Valley of Pride sa Baguio naman. Doon ko naman nakilala si Sir Noel. Siya naman yung sumama. Tapos tuloy-tuloy yung mga yayaan namin ride na gano'n hanggang sa dumating si Doc. Si Doc, ano lang din, hindi rin namin kilala originally. Nung nag-ride kami na sa Gaga, dumating lang din siya sa MOA. Sa invitation. Tapos, yun lang kami nga pa. Tapos si Charles, dati ko sa office. Ito mas okay dito, boss. So, tapos gusto niya lang kami. Nakikita yung isa eh. Tapos, actually yung Team Apple, hindi siguro nakikita ng iba, lagi ng pangyayari mo. Pero ang reason naman niya kung bakit pinimala ka. Dahil, syempre, pandemic, so, nililimit namin yung number of participants na lagi sa mga rides na. Pero ang Team Apple, actually, marami talaga kami, around 30 plus ka tayo sa mga rides. Lampas, no? Lampas, 36 yun. 36. Mga nakasama namin sa past, marami kami. Shoutout sa lahat ng mga Mag-comment kayo sa baba kung ano gusto niya sabihin dito sa tatlong to. Baka may mga katanungan. Baka pwede naman magtanong. Kalat-kalat yan, ang Team Apple. Meron kami yung mga grupo sa Bicol mismo, sa Batangas, sa Quirino Province. Tapos kami, Manila sa Sir Noel, Caloocan ako, Bulacan sa Sir Ronnie. Yun, so yun yung naging simula. Tapos nasaan tuloy-tuloy na yung Team Apple. Okay. Tawang nga pala sir, para Team Apple. Ano yung Team Apple? Good question. Kalimutan ko na yan. Kalimutan eh. APOL lang naman yan eh. Any point of Luzon. Take note guys ha. Any point of Luzon. Pero pinaplano na tumawid ng Visayas, ano? Oo. Tumawid na nga kayo ng Bicol. Nakailan na. Wala, pag buong Pilipinas, nag-A-MAP na tayo. Ayun! A-MAP. Yes. So, sir, anong i-MAP mo, sir, bat na? Kasi, ano yung sinasabi mo kanina? Ano yung sinasabi mo? Ayaw mo yata tumawid ng Visayas. Ayaw mo ba? Isa nakatawid na ako.
Basta si si Sir Batman. Kasi yung ano noong 2016, hindi naman talaga Team Apple lang ano namin. Is Team Manila Bicol. Kasi yun ang unang ride namin. So, yung then after nung ride namin sa Team Manila Bicol, nag-Bagyo. Nasundan ng Bagyo. And then after nung Bagyo, Team Manila Bicol, Bagyo. Oo. Tapos, in December 2016, nag-ride kami ng Manila Sagada. Kaya naging? Tapos doon na napagkasunduan. So, Manila Bicol, Bagyo, Sagada. Oo, oh, yan. Parang sila pa pala. Oo, parang pa pala. Hindi, dadang niya, hamsya dumahaba. So, nung medyo katuwaan ng gabi, nung rest time namin, yan ang pag-isip, alita na lang natin. Team ano na lang, Team Apple. Kaya nung nanggaling yung Team Apple na yung idea na yun eh. Eh, ano ba? Hindi ba nanggaling? Minute na yung birthday mo. Doon na pag ano yun eh. Ikaw ba na gano'n? Birthday mo nga nun. Sana yan sa Sagada, sa ano, Banawe. Banawe. Banawe, o sa Banawe. Doon na ano, nag-inabuo yung talagang Team Apple. Sabi, what Team Apple? Hindi, any point of Luzon. Nakakatakot. Yan ang ibig sabihin ng Team Apple. Yan ang matinding trivia ngayon, ha? Ang dahil niyo, kaya kung gusto niyo rin makama sa kanila, eh, tapadyak din kayo ng Origins, Manila to Bicol, Manila to Baguio, Manila to Sagada, eh, tupuran din ng paa. Ang gagawin niyo, tupuran din ng ulo. So, bali, sir, kaya sir, kaya sir, Noel, natanong ko na rin, kailan mo ba nagsimulang tumadya? Sa tumadya sa bisikleta? Hindi, 70s pa lang, pumapadyak na ako. Kaya lang, syempre, natigil ng pamilya. At humaba ang ano, pagtagal ng mga paasa pagtatrabaho. Kaya nabalik na lang ako, 2013 na lang ako nakapag-ride ulit. Eh, malaki na yung alagaan. Ayan. Tapos, nakilala ko na sila sa Rian. Mahilig na ako sa long distance riding. Tapos, nagsunod-sunod na nga. Ah, si Sir Noel pala, iba't ibang klaseng discipline sa bisikleta ang ano niyan. Yeah, BMXers! BMX ako ng 70s. Tapos, nag-enduro rin ako. Sumasali ako sa mga enduro. Downhill diyan sa parting ano Rizal, Bicol at ano lahat ng klase ng discipline no. So siya pala example ng running pa sa araw, ano din ng araw. Tawag sa akin ano eh, mobile rampa eh. Kasi pag lumalabas ako ng bahay namin, dala ko yung bike na maliit. Siyempre, maliit lang. Dala ko ng ulam eh. Rampa! Liliparan ko yun eh. Anim, ang gawalang tao, liliparan ko yun. Tapos pagbalik ko, dala ko pa rin yung ulam. Mga kagayway na ganun. Ganun pa rin, higa pa rin sila hanggang sa malampas ako na habang nakahiga. Eh, ano yung rampa yung tag sa akin. Pero yung mga skills na gano'n, gamit na gamit hanggang ngayon, di ba? Ni... Yes, sir, mas diba, oh, pa ngayon. Diba yung skills na yun? Yung mga tricks ngayon, hindi pa namin nagagawa. Iba ngayon, iba talaga mga BMXers ngayon. Yeah. Pero at least yung bike handling, yeah, kahit sa manadaling yan, di ba? Kahit sa manadaling yan, o. Hanggang ngayon, nag-ano si Sir Noel? Wheelie! Wheelie, yeah! Hindi mo na makakalimutan yun. Wala na. Nandiyan na yan. Hanggang pagputi na ng buhok yan, yung skill mo sa pag-wheelie. Sana marami matutunan gano'n. Marami na rin ako nakikita eh. Pagdali lang naman. Dami pa na ngayon eh. Kaya practice. Kaya iba na mga gamit na bisikleta ko, madaling gamitin talaga sa mga tricks. Oo. Yan pala mga katatak, no? Mga kapotbot. Kahit hindi kayo model ko, pwede kayo rumampa katulad ni Sir Noel. Basta meron na kayo bisikleta, di ba? Makakita kayo ng lumak, rampa na. Oo. Yan. Hindi naman ng malaking katawan at mabimis na makukulit ang mga. Pwede kayo rumampa, anytime, anywhere. Skills yan, skills. So, ikaw Sir Batman. Yes. Nagugulantan si Sir Batman eh.
nasira. Nagsimula ako mag-bike. Elementary pa lang ako. BMX pa nun. Talaga mga panahon natin BMX eh. BMX tapos nung nag-high school ako, na-open naman yung, ano, yung Manila Bike. Then... Kasi nung mga panahon hindi pa usin mga ano yun, yung tagad tayo, yung mountain bike. Ito pa nun yung mga 29. Hindi ba pwede rin eh? Oh, barsong? Hindi. Hindi na bike. Mga butterfly na... Oh, butterfly. Motocross. Easy riders. Easy rider. Motocross. Ayan, yun ang uso nun. Dito lang ako nagkaroon ng ano, na MTB. 1989. Bago lang. Kaya ang ano ko nun, yung ano, BMX, tapos yung racer noon, ang tawag pa nun, semi-racer, may semi-racer pa nun, tapos racer. Yung road bike na yun. Ngayon road bike na kayo, nag-iipod na. Racer, ang term kasi ng road bike nung araw. Racer. Dati kahit bakal ng kalawangin yung bike mo, okay lang eh, wala ano eh. Basta maandal eh. Oh, ano. Mga spare parts nun, dati pinipihit lang naman yun. Oh. Pinupukpok na ng martilyo. Built to last. Oh, ngayon, iba na. Pupukin mo, pasagin yung carbon. yung mga kabataan na, ano kaya yung sinasabi? Dati yung sprocket matter. Pinipihit lang naman. Di ba dati sprocket matter? Sprocket lang ang tawag. Ngayon, kams na. Pupukin mo yung bago mandalit. Dahil na nalaklak na siya. Bukulang eh. Kaya uso pa yung mga solid na gulong. Size 20, di ba? Solid na gulong. Walang interior, solid. Goma. Puro goma. Yung batch ni Sir Ian, hindi inabot yun. Para sa mga pangbata. Solid, oo. Plat yan. Wala, ang tigas talaga. Walang plat-plat yan. Walang plat-plat yan. Baka may mga question kayo o meron kayo masasabihin. Hanggang bike history na to, hanggang bike history. Mag-comment lang kayo dyan sa baba. Bago pa na tayo magpatuloy, lima lang yung gagawin ko eh. Sir, higupigot muna tayo. Gusto sa akin eh. Sige. Okay ba? Okay na, sir. Salamat nga pala sa Lang Coffee. Ayun, tsaka sa Street Bake. Street pinaligtad mo, coffee lang. Diba? Coffee lang. Lang Coffee. Speaking of, pinapasalamatan. So, masasalamatan po lang na namin na nagka-coffee kami yung Tapang Outdoors, Tapang HQ. Maraming salamat. Yay! Para kami nagkakit ang episode. Ngayon palang araw na to, meron dito ang gathering o event. Ang tawag nila ay Tukaan 2021. So, congrats kayo na available ngayong araw na to at saka bukas. Magsadya kayo dito sa Kalimpang, Marikina, dito sa Tapak HQ. Yan, marami kayong maiikutan dito ng mga stall. Oh. Yan, mga ukay-ukay, mga nagbibenta ng kung ano-ano. Bisita po kayo dito sa flea market. Ayan. Siyempre, bumili rin kayo. Huwag lang kayo dadaan. Para meron kami kita. Paano yung mga malalayo? Mga 1 hour bago makarating dito, aabot sila. Bukas na! 9 to 9. Hapon pala to. Kahit sa lupalo pala. Huwag lang bisita. May interesting question dito. Go ahead, sir. Evelyn Ponce, may asawa na po ba si Sir Ian? Sir Ian, hindi sa akin ang dalawa. Careful. Pilot ba kita yung naspas? Next question pa. Next question! Pa-shoutout, puro pa-shoutout. Dali, isa-isayin ko kaya habang uminom ng kape yung mga boys. Sige po. Oh, Paul Anthony Hernandez, pa-shoutout, Boss Ian Hao. Popoy, ang hirap naman. Puro pa-shoutout. Shoutout sa inyong lahat, napakarami ninyo. Tsaka thank you mo especially sa mga kapot-pot natin na, sa labas. Sige, ito. Sila yung mga nasa labas talaga na gusto. Nandito sila na sinadya nila ang init at ambon. Buti hindi ulan. Bukanin na, mulan na eh. Oo, ayan po sila. And thank you pa sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Hanggang doon po sila, hanggang doon. Ayun,
Marami salamat na sa pinag-team na ako. Yun, yun po sila. Alam ha, hindi akong sanay sa ganito. Ayan, so, habang tinitin na isa rasa yung mga shoutout sa Zambales, Batangas, Surigao. Shoutout sa inyo lahat. Ayan. Ayan, thank you po sa pagsubaybay ng FB Live ng KKK. Yun. Yung mga nasa malapit lang, pwede pa kayo pumunta. Abot na abot! Abot na abot! Oo, hanggang mamaya. Pwede po kayong mamili at pwede rin po kayong magpa-picture dito sa mga celebrity na rin dito. From Nicole! Sure po! Sa Ilan at sa Sir Batman. Asan daw si Sir Charles at si Sir Doc? Yun. May si Doc, naka-duty pa. Hindi, pang ano kasi, baka tulog yun kasi galing sa duty. Oo nga, yun lang. Papahinga. Oo, yun. Si Charles, naka-shift sa trabaho naman. Puro may trabaho, mga kaibigan. Hindi po natin maiwasan yan. Nakakasira ng mga ano yun, bisikleta. Nakakasira ng... Sarado sa lakwatsa yan, yung trabaho. Sarado sa lakwatsa. Ay, teka nga pala. Kanina pa po pala tayo nagkukwentuhan. Mga katapat, mga kapwat-kwat. Sa mga tanyo ka rito ha. So, tatanong ko lang dahil ang host ay bula. At lagi ko naman tinatanong ko sa lahat ng audience namin. Ay, audience, lahat ng guest namin. So, meron ba kayong mga ka-itsurang celebrity o mga iconic na tao? Para ma-imagine ko naman. Sabi yan, ikaw, sino ba pwede kong sabihin na na-win o ano ba? Di ba, dati nakakita ka, di ba? Apo. So, nakita mo si Tom Cruise. Yun! Ayan na! Mga kapot mo! Hindi mo pa yun! Hindi pala, hindi pala. Oo, hindi. Si ano? Si Ronnie, kilala mo. Magkakamukha na sila. Ganun ba yun? Sino ang araw, medyo nahahawig sa inyo. According sa mga kasamahan ko at sa magulang mo. Kinabuta mo si Richard Gomez, di ba? Opo. Hindi ko rin kumaya. Sino daw? Sino? Ako nag-isip siya sa liyan, Sir Noel, ikaw. Sino? Sir Noel, agad mulak to. Agad mulak na layo naman. Gabi mula, pwede. Gabi mula. Gabi mula. Gabi mula. Sabi na nga, Ronnie, ikaw, ano nag-iisip sila? Ha? Sino ang kamukha mo? Ito, kung tinatanong niyo yung dating ano. Das? Ano yun eh, naging blockbuster yun. Yun. Hindi ko lang alam kung sino gumanap yung tao ba ako inay. Yung bida rin, kamukha ko yun. Pero hindi ko na nabot pa yun. Aga, kamukha niya si Bruce Wayne. Kamu ba ako inay? Mga kapot, mga kapot, pwede ko mag-comment na lang kayo sa mga ayaw na ba yun? Ngayon na bumahala! Untak na loob! Para naman maibadi ko, puro na lang boses at alam mo dito sa kanila. So, tuloy tayo mula sir. So, tayo, pag-usapan natin kanina yung bang, tawid naman tayo sa pagiging YouTuber. So, sabi yan, kailan lang mag-expect na mag-YouTuber? Ako ay, ano, ganito ka lang. Nung year na ba ngayon? 2021. Hindi ko sino ma-frame up sa mga. Ano, October 2019. October nga ba? 2 years ka na. Ako 2 years pa na. 2 years ka na. Alam pa kasi, promote mo na muna habang dinigyakas natin yan. Oo, okay, yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel natin. Meron pa ba? Diba? At ano? Diba na lang? Ian Ho po sa YouTube. Hindi nakaka-subscribe? Ayan. Diba? Sir naman, ikaw, di ba may mayroon ka na rin yung YouTube account? Kailan ba ako nag-start? 2019 po ako nag-start. Hindi. 2020. 2020 po, month ng October. Wow. October ka rin ba? October din ako. Last year lang po. Sir, mag-iisip ka sir. Kaya kung meron pa hindi naka... Naka-subscribe. Ay, marami pa talaga. So, mag-subscribe na rin po kayo sa Sir Noel TV. At maraming salamat. 30K na po tayo! Salamat po! Sir Batman, ikaw. Ha? Mag-promote ko na habang may magkakataon na po. Go ahead, sir. Ayan. Salamat, Sir Aga. Salamat sa Tapak. Thanks, Fuckers. Pala, ang YouTube ko, YouTube channel ko, uy, si Batman! Yo! Galing sa idea na sa Ria niya. Wala naman talaga ako sa pamumong sa pag-vlog. Pero sayang yung pagkakataon na binigay sa akin ni Sir Ian.
na ipakita yung mga iba-iba naming ginagawa bago kami mag-ride. After ng ride, kain na session. At yung bago ngayon, yung butt check. Yan. Yan yung mga totoo ngayon sa aking channel. Yes. Uy, si Batman. Pero hindi pa ka ganun ka, ano, yung level ko, nandito pa lang. Napaka-hulsap po ng channel na ito. So, Ethan, ipapayal niyo po. Punta ka sa mama. Napaka-hulsap. May papagawa ka siya. Ay, ano po. Yung maganda daw dito kaysa sa mama. Yan, recording nga po pala dito sa YouTube. Siyempre, pinipicture niyo po yung mga rides. Ano po ba yung ano? Most memorable niyo na rides? Send you link to yun. Ay, sa siya nga po wala. Ano po yung pinakamahaba nyo ng rides? As a group. As a group? Ano? Yung pagod-pud. No? Manila to pagod-pud. Back in 2017 ba naman? No. 2017. 2017. Manila to pagod-pud. Tatlong araw yun. Ano, 300 yata yun? 400? 6 kilometro. 550. Ah, kasi puro ahon sa pagbubuo. Ay sa ano, Buscalan. Along distance, oo. Pagbubuo. Ano po yung most memorable na ride niyo as a group? As a group, papa. Sa akin yung ano, pinakaunang Manila to Bicol. Kasi doon talaga nabuo lahat dito. Ako nakilala si Sir Ronnie, tapos yung mga ibang timakol na hindi pa natin ginagawa sa mga kasama ko. Naiyak. Pero memorable yung kasi ang saya nung nire-ride namin na yun kasi araw-araw di ba sa group ride 21 kami. Bali 19. Tapos iba-iba ng pacing, pero kahit iba-iba ng pacing nagkakawata-kota. So every segment iba yung nakakasama. Iba yung nakakasama mo. So yung 3-day journey namin na yun, parang ano, parang team building ang nangyari. Sarap. Kaya pagdating namin sa Bicol, kahit hindi kami lahat sabay-sabay, pagdating doon, lahat kami close na. Iba't iba yung nakasalamuha. Oo, every stopover, iba yung kasalamuha. Iba yung drive, may iwan, kasabay mo. Ako, question lang, eh aga, to find out. Ito. Tips lang, kasi ako, newbie. Yeah. Tips lang on how to prepare for a for your first 100 or 200 kilometer ride. Yeah, po, ayan. Yeah. Sa mga moving rider. Tips lang. Mga quick tips lang. Oh, kahit sino sa inyo, you're all empty. Nangangarap na mag-ride ng ganun ka. So, first 100 or first 200. Wala mo na 500. First 100? Ano 100 kilometers sa first 200. Parang kaya mo na tapusin yun sa buong mag-hapon. Ah, okay. Kailangan ng... Ayan na guys, listen. Tools. Spare tubes, okay. Siyempre eh. Pati yung mga patches na okay. Kailangan mo. Siyempre, dala ka pagkain. Oo. Tapos, pagkain! Sa ato! Tama-tama, Minali. Tama-tama. Shirt, extra shirt. Tubig! Huwag mo makakalimutin. Oh, tubig! Lalo na pag lalo ngayon magsa-summer, napakainit. Ingat kayo dyan. So tips sa ano? Dagdag. Karagdag ang tips. Sa akin kasi nung una talaga ako nag-ride, hindi ko naman talaga ano naka 100 kilometers ako. Step by step eh. Una, ano lang, malapit lang. Then, second week, third week, medyo malayo na. Mga tapos nung tumagal-tagal, ayan, nakakaya ko na nang medyo malayo. Guys, ha? Fitness yun, fitness. Hindi lang, hindi naman. Oh, hindi isang daan. Oh. Pagka humawa ka ng bisikleta, nakahit ka na agad ng mapakalayo, practice muna. Hanggang sa makuha mo yung, ano mo, yung inahangad mong distansya. Fitness building muna guys, fitness building. Tapos kung kaya mo na yun, ayan, makakaya mo na. Parang ano lang yan eh. Parang ano nga lang ba yun? Parang isang mga talong yan. Sabayan mo ng isang taas ang basong kape. Hindi ka agad-agad na makakalakpay ng malayo. Oh, kasi iniisip nila, pag hawak ng bike, 100 ka agad. Hindi ubra. Hindi ganun. Tama, mag-agriya ka dyan. Dapat ano lang mo na. Tapos yun, basic ha, tools.
water, extra inner tube, patch kit, yan, yung mga importante, pagkain. Mga survival kits nyo. Yan, yun. Tsaka yun, fitness. Huwag masyadong adik, ha? So, yan, yeah, sir. Ako may preparation yung nga, yung tools, tapos preparation, physical preparation din. Mm-hmm. Hindi pwedeng naisipan mo mag 100 kilometers, go bawal. Yeah. Konti-konti lang. So, habang ano, habang nag-iisip pa kami ng iba namin itatakil. So, Sir Russell, baka mayroon mga i-comment dyan or... So, basahin mo nga sir, baka natatabakan na tayo. Ay, so mag-tumi na pala. Bago pala nga basahin, pasahin na bata pala pala. Tapang Outdoors, maraming salamat po. Ganun din po ang Pitman Outdoors, ang Zera Food and Refreshment Hub na nagbibigay sa amin ng pagkain. And, also po, maraming salamat po sa Sweet Baker Pastry Boutique. Maraming salamat po sa pagsuporta sa KKK. And also, Lang Coffee Company, thank you very much po. Street Baker. Yun, binibigyan niyo po kami ng suporta. Street Baker. Get you the same. And also po, maraming salamat po sa sarap ng workshop. At nandito sila ngayon. Nagpipinta rin sila ng parang nila, guys, labas. So, sa lahat po ng kapot-pot natin, katapak natin, mga kapadyak, mga sipistapak natin dyan, pwede po kayo ngayon pumunta dito sa Tapak HQ. Para po, supportan yung event namin ngayon, yan, yung Tukaan 2021. So, marami po kayong ma-avail dito ng mga item, pang bike, pang personal use nyo po, mga apparel, etc. Po, at saka bukas, yan, March 13 and March 14, ngayong weekend po. Dala po kayo yung basket. Baka marami kayong mabili, dala yung basket. Note po, face shield, face mask, and alcohol. Pinapalagatan po namin dito yung protocol ng social distancing. So, yan po, mga katapak, punta po kayo. Ma'am Juby, baka may mga shoutouts nila. Sabi po nila, Ekra Out Street. Pa-shoutout po, Sir Ian, Archie, Presto, at sa anak ko, Nika. Shoutout, Archie and Nika. Hello. Good morning. Sir, yan si Sir Aga, si Batman, Sir, say hi! Hello! Sir Ian and Sir Ronnie! Hello! Sanuel po siya! Okay, hi now! Hi, say hi! Tuli na tayo! Sir, babi pa? Tupin! Regarding po ito sa pagkakagya, ano po ba yung mga birds mo? Mga bikes niyo po. Ako, meron akong tatlong bike. Meron akong road bike, meron akong mountain bike, at saka meron akong gravel bike. Okay. So, ano po yung gamit na gamit yun sa tatlong bike? Yung hybrid na mountain bike. Yun ang pinag- Di ba po may pangapangalan yung bikes niyo? Yung pangapangalan. Well, yung isa. Okay. Yung isa ko ang tawag ko sa kanya, hybrid MVP. Kasi, ano siya, yung in-overhaul siya, sponsored siya ni kapat ko ang Mark Villanueva. So, tinawag ko siya ang Mark Villanueva Project, MVP for sure. Okay, sir. Si Sir Ronnie, maraming bisikleta to, tsaka si Sir Noel. Sir Ronnie. Sa akin, tatlo lang, ha? Ay, sir, anong mga bisikleta mo, sir? Ha? Bisikleta? Bike ko. Ayos lang, yung mga bike ko. Ano yung mga bike mo? Anong bike na naman? Ah, meron ako, ano, meron ako K-bike. Ano yung A-bike? Yung A-bike, di ba? A? Uh-huh. Letter A? Hindi A. May folding bikes. Mm-hmm. Then, merong road bike. May pang-downhill, may full shoes, may road bike, may MTB, may fat bike. Ano po yung gamit na gamit doon? Sige, lahat naman sila ginagamit ko eh. Wala akong sinasabing paborito ko. Pero... Fat bike lang malakas. Wala po bonito, pero fat bike lang malakas. Ano sir, Noel? Ayun, kaya yun. Umabot ako na hanggang 6. Ang pinakagamit na gamit po dun saan? Touring bike. Dalawa kasi yung touring bike ko. Yung Trek 920 at yung Tough Road.
Pareho silang pwede kahit saan. Kaya sila ang gamit na gamit. Pwede sa road, pwede sa downhill, pwede rin sa trail. Kaya sila, sa tanong ni Saraga, kung ano yung gamit na gamit, silang dalawa. Yung tinuturing mo. Yung tinuturing kong gamit na gamit. Touring bike. Touring bike, kaya touring. Yan. Mga katapat, no? So, yun nga, tapos siguro talagang mahal na mahal yan. Dahil hindi lang isa bike nila, kundi multiple bikes ang ginagamit nila sa katapadyan. So, speaking of mga bikes, ano po yung mapapayo nyo sa mga newbie at mga intermediate na biker mo? Ano yung mga bike mo para sa long distance riding? Meron po ba kayong suggested na type of bike na pwede nilang gamitin yung beginner friendly? Sa mga newbie, hindi pare-pare yung build natin eh, no? Oo. For example ako, halimbawa, ikaw ay 90 kilos pataas. Yan. Kailangan mo na mas mabigat-bigat na pang-training para hanggang kayo nagsisimula, subukan mo magbawas ng timbang para mapunta ka doon sa level na kagaya nila. Sa from XL to medium build, ganyan, hanggang small build, kung kaya lang, ganyan ang gawin mo. As a newbie, ngayon, depende rin yan sa budget na makailanganin. Hindi tayo nagkakapare-pare. Kaya masasabi ko lang, hanggat maaari, magkaroon ka ng isang bisikleta na pagtagaan mo kung nasisira, ipagawa mo lang. Kaya nga kung pag-uusapan doon ay budget, doon ka muna sa under budget mo lang na affordable mo na bisikleta. Ayun. Masasabi ko sa mga newbie. Sorry yan, sa Rod, ano yung masasuggest mo sa mga newbie or sa mga nag-uumpisa? Ano yung susubukan na ipadyan? Para sa mga usubok, ako mag-focus masyado sa brand or sa presyo ng bisikleta. Sa akin kasi, parang ako dati nang simula ako ng bisikleta, kung ano lang yung kaya ng budget ko, yung importante, kailangan makasakay ka naman sa bisikleta at masubukan mong lumabas pag-bike sa labas. Para ma-feel mo kung para sa iba talaga yung cycling mo. Importante lang siguro, siyempre, alam yung mabuti kung ano yung tamang size ng bike na gagamitin mo. Kailangan akma dun sa katawan mo. Bawa kung depende sa height mo, yung size ng frame mo. Para komportable ka kagad kapag ka bumili ka ng bike. Baka mamaya malaki yung frame na mabili mo. Pag subok mo mag-bike, hindi mo maabot yung handlebar, kung mahirapan ka, hindi mo ma-enjoy yung bike. So yun lang. Tamang size lang ng bike. Kagaya ng sinabi ng dalawa. Kaya-kaya. Sinabi ng Sir Ian. Wala na ba sa branding ng bike yan eh? Kung ano lang yung kaya ng budget. At talaga naman, totoo naman po yung katabihan na walang pangit na bike. Wala na kasunod yun. Hindi na tayo kasunod. Shoutout daw po ulit si Lalis Carillo. Shoutout Lalis Carillo. Shoutout din po Richard Buer. Oh, Richard Buer! Richard! Sabi po ni Sir William Ramos Castillo, hello mga kapotpot. Hello, William Ramos. Ay, isang nagkakaroon ng misunderstanding sa mga rides nyo. Ano usually niyo na misunderstanding? Question po yun. Meron po ba na daw? Question pala, question. Meron po, saan ang madadaanan? Taruta! 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 May nagtanong yun ah. Hindi kami nagkakaintindihan sa daan. Di alam ka kayo, kapakanan. Nagkakaligaw-ligaw, nagkakahiwalay din minsan. Saan po ba yung dahil kaya bumili si Doc ng mga... Radyo. Radyo. Sir, meron pa si Sir Chris J. Sir, okay ba yung 3x7 speed na MTB sa kahit anong ahon? 3x7? 3x7? O, 7 lang sa likod. Medyo mahirap yung ahon yan. Para sa akin, ha? Depende rin sa dami ng ilang tip na sa cogs mo, sa likod. 3x7, kung may grounding ka na nun. May grounding na yun. Pwede na yun. Sir, shout out
sa Marikino Wild Dog daw po. O siya po. Sino ang dalawang Wild Dog? And sa office po ng ano, OPSS na yun, pinayagan po tayo magkaroon ng event. Okay, salamat po. Salamat po. Saka Barangay Kalumpang po. Pa-shoutout po. Barangay Kalumpang. Salamat po. Marikino rin yan. Yes po, yan. Sige po, go. Tululat. Hey sir, I'm going to ask for or last five questions to the discussion. Ma'am! Oh, ma'am! Ma'am! Yung ano, yung burp up pa lang. Pero, regret ko kanina, napapasapan natin yung ano yung uri ng business. Ang follow-up question ko pala. Ay, taga nga pala. Theorist ka, kasama personal question ko. Yung sarap ng bike, sir, kailan niyo pinang-post pa na yun? Yun! At yon. Bakit na-compose yung sarap ng bike? Sarap eh! Sarap! Kailan nga ba? Taga, tignan natin ha. Ito ay... Ito dito. Kasi sometime nga, siguro mga 1 year ago. 1 year ago yung sarap ng bike. Tapos yung story niya kasi. Ganda yan. Yan ako. Hindi yan muna yung una niya kinumpose eh. Oo, yan. Meron akong unang kinumpose na kanta. Opo. Ice Ice Baby. Hindi. Ice Ice Baby. Yung unang pang bite na sinulat ko, ang title ng Pajak Song. Pajak Song. Kaya lang yung kanta na yun, tungkol kasi yun sa long ride. So, tapos, sabi ko, gusto ko magkaroon ng kanta na hindi lang pang long ride, kundi pang bisikleta talaga in general. Hindi kailangan long ride, hindi kailangan pang mountain bike, hindi kailangan pang road bike, kasi lahat ng nagbibisikleta mga kalibay. So, tapos pinapanood ko yung lumang video, ibang lumang video ko, tapos napapansin ko ron, lagi ko sinasabi pa na sa vlog ko, parang subconsciously ko, sinasabi ko, sarap ang bike. Tapos yung tagline na. Oo. Kasi tinanong ko yung Laguna ng Corazolo. May mga ilang beses na sinabi ko, sarap ang bike. Yun. Tapos sabi ko, yun yung magandang, parang yun yung magandang gawa ng kanta, sarap ang bike. Sir, ayun, sabi mo, yung na-compose mo, sino yung tumulong sa'yo pala, sir, sa pag-arrange yung ng kanta? Ikaw lang ba? O meron pa din yung kasawa mo? Sa pagsulat lahat, ako yung muna. Pero yung nung nirecord ko na yung kanta, katulong ko dyan yung bayaw ko. So, ikaw rin talaga sa akin. Marunong talaga ng gitara, no? Sa video. Marunong gitara yan, no? Sino ang nag-gitara? Hindi, drama. Si Ian pa rin. So, speaking of sarap mag-bike, eh, paano naman po kayo na-transition to, yun nga po, mag-come up ng mga bike up, ano, mga accessory. Para ba yung nag-up up 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 up. Wala lang, kasi iniisip ko dati yung ano, parang common yun eh sa mga YouTuber na pag may vlog ka, may merch ka, gano'n. So sabi ko, uy, parang gusto ko rin mag-try mag-merch. Tapos recently, ang naisip ko yung mag-venture into bike bags. Kasi naalala ko dati may mga bike bags. Kaya fried chicken na, dati. Naghahanap ako ng mga, ano, man, sir. Ng mga bike bag, yung hirap sa so, sabi mo, yung mahirap maghanap, yung mga bagay na useful sa akin. Maghahanap na ako ng pwede gumawa. Tapos, gagawin ko na lang merch para yung ibang mga nagbabay, hindi na sila mahirap ang maghanap. Mm-hmm. Sir, so, bago tayo magpatuloy, baka gusto ko silang ibutahan doon sa mag-bike shop mo. Yung mga katapak natin na nakakapot po. Oo, mga katapak, mga kapot-pot. Kung gusto niya na mag-avail ng mga merch natin, meron tayo sa Shopee, sarap mag-bike shop. Meron din tayo sa Lazada, sarap mag-bike shop. Tapos, kung naman malapit kayo sa Manila area, Bulacan, Muntinlupa, or Montalban, si Sir Ronnie, si Sir Noel, pwede nyo silang i-PM. Pwede rin kayo kumuha sa kanila ng mga merch natin. Okay. Mas mahal. Garantisado may tubok. Pwede. Mas mura pag sa kanila kasi. Sure po kasi libre na yun. Ano. Oh, wala kayong shipping fee babayaran kapag sa kanila. Delivery. Pwede pa kayo magpa-autograph. Oh. Kapag sila ang di-deliver. Manila area, Bulacan area. May kanila na po kaming area. Wala mga gaya na maganda. Pag halimbawa kay Sir Ronnie. Pag kay Sir Ronnie sila kumuha sa Bulacan,
Wini-welcome si Rizal sa Ron sa bakura niya. May libre pagkain. Libre yung bayabas. Pag si Sir Noel naman, pag si Sir Noel, kay Sir Noel sa akin, deliver ko yan. Free delivery. Sir Noel, hindi ko deliver. Nakamiss ko. Nakakatulong pa sa physical fitness ko. Pagka murder kayo, makatulong kayo sa akin. Pag-isan ako eh. Na-exercise siya palagi. Oo, yun lang. Ensayo ko, mag-deliver sa inyo. Kahit isang item lang, i-deliver ko yan sa inyo. With love. With love. Sir, parang question pala dyan, gagamit sa sarap mo ba? Ano yung kwento ng logo mo, ng ilog mo? Yung logo ko, ano yun eh? Ano yun? Matay ka ba yan, sir? Hindi naman. Gusto ko lang ano, gusto ko lang magkaroon ng tata na actually, ano yun eh? Hindi yan, parang, kasi alam mo yung kay, di ba si Michael Jordan may jumpman? Hindi, parang cool yun na gano'n. Saka ay, parang gusto ko rin magkaroon ng gano'ng logo. So, nagharap ako ng video ko na pwedeng kuha ng image. Tapos yung ride namin sa road, parang nakita ko yung mukhang okay itong gawing ano, logo. So, yung kinuha ko yung image na gano'ng kinabit ko sa iyan ako. So, nakatapa yung kwento ng logo. Actually, hindi ko nga talaga siya makita. Explain ko na sa kakasamahan ko. Hindi, pero nabot mo yun, yung kay, ano, yung kay Michael Jordan. Yeah, ako. Parang ganun yung konsepto na yung naging inspiration ko sa akin. Kaya pala siya red and black. Yung red and black naman, yung kulay niya, gusto ko lang simple ako masyado makulay. Yung pala sir, Steven, kanina explain mo yung about the, ayun, about yung red pan. Ang dami namin talaga mga siklista talaga na, ano dyan, kumbaga parang dyan yung target nila ng red pie. So, as a pro na sa long distance riding mo, sa pagiging siklista, ano po yun, yung ruta na i-recommendation mo sa kanila as a beginner o yung ruta friendly. Para sa mga bago? Yung ako, sa mga bago. And sa mga intermediate na rin. And also yung best na ruta na pwede mo yung California, U.S.? Sa ano na lang, sa mga first time mag-log ride, ang may re-recommend ko sa akin ng personally. Sir, excuse po. Pa-shout out daw po sa California, USA, Hector. Hector Medina daw po. Hector Medina, good morning. California, USA. Hector Medina, Hector Medina. Okay na po, shout out na po. Sir, hit na. Sir, sa long ride, maganda, ano, dito, mapuntang Sierra Madre. Thank you. Lalo yung pagkalampas mo ng Cogio kasi, konti na lang sasakyan dyan eh. Kala ko, konti na lang ahon. Bakit ako niniwala? Maraming ahon. Pero maganda yung kalsada, maganda yung tanawin. Konti sasakyan. Yung mga ahon, marami. Pero, marami. Kaya pa. Challenging pero naman. Challenging pero sulit naman. No, sir Noel, meron ka ba mga ilalagay sa mga riders? Sa mga newbies na mag-long ride? Newbies and also sa mga pro. Mga sa mga intermediate. So yun, paborito ko rin yung Sierra Madre. Marilaki Highway, Marilac or Marilaki Highway. Dito rin ang daanan sa Marcos Highway from Manila. Kung halimbawa, specifically yung Manila. Dito ang dami ko eh. Boulevard sa Marcos Highway. Boso-boso! Yan, paborito ko ruta para sa akin. Boso-boso Highlands. Tsaka hanggang Pampanta. The best na ruta. Kasi maganda ang daan. Ingat lang. Pagbibigay sa sasakyan. Kahit saan naman, ingat lang po. Either newbie pa yan, intermediate or old. Kandaba, Arayat, Pampanga. Yan yung cut road lang yan. Pagka gusto nyo ng ahon, DRT. Pagka blunt road, yan. Kandaba, Arayat. Delta, yan. Maraming vulcanizing shop dyan, flat road eh. Flat road dyan. Kaya yun yun eh, sir. Kaahon,
DRT naman, pagka-core niya, ano, doon na, yun naman ako, yun ang recommend ko na, ano, pagka mga taga-Bulacan, Bulacan area. Ayan, mga katapat, mga kapatpat na, so, yun yung mga rekomenda nilang ruta, lalo na sa mga newbie, yung gusto talaga maging cyclist tapak dyan, o mga rider, o kapatpat natin dyan na, kanas ginagawang wicket, ano, ang wicket eh, para lang sa kalsada. So, ayan, yun yung mga rekomenda nilang Team Apple para sa inyo. O, shoutout tayo ulit, ha? Thank you, B. Habang kumamahin sila, eh, ayan. Take it away. Pa-shout out daw po John Ray Bainin, Sir Noel. Pa-shout out daw po si John Ray. Oh, John Ray! Yeah. Shout out sa'yo, John Ray. Erwin Rica Blanca, shout, pa-shout out po Team Apple. Ang pangalan? William Ramos Castillo po. William Ramos Castillo, shout out sa'yo. Morning. Arian Mateo Albia, shout out po Team Apple. Thank you. Maria Dumalaon, pa-shoutout po, Mario Tatu. Mario Tatu, shoutout po. Pa-shoutout rin Sir Ian, Noel, Ronnie, Doc, and Charles. Naka-subscribe pa ko dyan sa mga, yan lagi. Inaabangan ko ang mga YouTube channel. Thank you. Salamat. Chris Jake Gonzalez. Chris Jake, salamat sa inyo. Thank you very much sa pag-subscribe sa kanila at sa nag-subscribe nyo rin ako. Nilito ka si Sid. O, Saraga, nilito ka si Sid. Shout out naman po kay Lola Nitz. Lola Nitz. Good morning po and happy birthday at in advance. Ayan. Sir Erwin Rica Blanca, pa-shout out po DepEd Region 4A Calabarzon Regional Office. DepEd Region 4 Calabarzon Office. Shout out sa inyo. Good morning. Hogubus, pa-shout out po Team Apple. Hugo Boss! Kasama namin yan sa Team Apple. Okay. Good morning! John Darrell Bitong, shout out po! John Darrell Bitong? Apo, Bitong. Oh, Bitong. Sabi po ni Sir Hugo Boss, shout out kay Garcia Francisco from Taiwan. Garcia Francisco from Taiwan, shout out sa inyo. Sir, pwede na po kainin yan. Okay. Mga sponsor po natin yan, Zrap. Send Beaker, Black Coffee, kaya po yan. Thank you, Sir Austin, ma'am, thank you po sa inyong entertainment hub ko yung Ta Branch. Sir Austin, ma'am, thank you po sa Street Baker Pastry Boutique. And also sa Lam Coffee Company, thank you po at meron kami pinasasabi sa lumabas ng mga Lam Coffee! Thank you, sir! Maraming po salamat sa pag-support nyo sa KKK. And yun nga po pala, maraming salamat din sa Tapak Outdoors. And also sa Sarap Magbansya. Thank you very much po. Kung gusto nyo po mag-avail na Tapak merchandise, and Sarap Magbansya merchandise, visit nyo na po yung kanilang mga pages. FB pages, pakichurch nyo lang po. Okay. Sir, kain-kain mo na. Abang kumakain kayo sir, babasahin ko lang ha. Lola Rin, Bibilin, Katungan, pa-shoutout po sa anak kong special child na may ice candy. Andiyan pa ata, biker din siya. Super fans po ni Sir Ian. Ang pangalan? Yan ako. Mark Adrian Katungal po. Mark Adrian Katungal! Thank you, Mark Adrian! Thank you! Sa pagpunta! Sabi po ni Sir Elmar Kasaway, huwag niyo po kami shout-out nila. Sino yan? Andre, Elmar Kasaway po. Elmar Kasaway. Kasaway, hindi namin yung shout-out ko. Andre Bernader Quintana and Christine Mabini. Okay. Kasaway mula sa labas ng Tapa. Ay, nandito lang sila sa Tapa. Ayun. Maraming salamat! Napagpunta, long time no see! Sabi po niya sa Brian Santos, Brian Santos, kita kits sa ano? Alam
Alam na yun. Alam na yun, Brian! Sir, gusto. Shoutout po. Tsaka sa LRT kasi gustong... Yan, shoutout mo na pala kay... Guiding. Kay Shabby Utah, sa mga nanonood sa mga... Shoutout sa inyo. Shoutout LRT Santolan employees. Good morning. Dahong group, gusto daw po kayo, gusto po nilang magpatulong sa inyo and papasok, pwede daw po ba sila? Kapasok po. Dita-dita daw, magpapromote. Dahong group po. Magpapatulong ka? Oo, may sa data sa'yo. Eh, pwede niyo sa... Tapos nila, gano'n lang naman po papasok kayo. Kayo, may? Oo, ako lang po. Sir, ikat lang. Apo. Sige, sir, kayo na kayo. Kayo muna kayo, sir. Mahaba-haba yan po. Oo, sige. Last week si Chris Kinesis. Oo, oh, si Chris. Manila Bicol, tumawa Manila ulit. Okay. Pwede so, ginawang loob nila sir doon sa Sorsogon, saka doon sa Mayo 360 ginawa ko yun, uwian nga. Ah. 1,350 kilometers. Ah. So, we're here to promote yung folding bikers na, bikers group namin. Which is yung Choco Ride, dito, Makati Folding, saka yung Ride Bike. Okay. Sir, go ahead, promote mo. Oo, oh, sobrang ano namin, nirulot namin yung patience sir. Simula, di pa kami magkakakilala. Nagsisimula pa kami sa bike. Oh, nice. Hindi pa kami nun. Nagsimula kasi kami yung bike patrol. So, nang nagsimula kami, sobrang nag-enjoy kami. Tapos yung tema ng sarap mag-bike. Naano namin ay sa buhay namin yun. So, kaya sarap mag-bike kami. Yan, yeah, nice. Sir Chris, pakilala mo yung mga kasama mo. So, ayan, kaya pakilala ko yung Joe Rex, yung pinaka-aralin namin po si Sir Frank. Ay, hello po. Tapos si Sir ano, parang Jan. Parang po si Jan. Makati Folding. Makati Folding naman po kami. Tapos yung right mid po, yung right mid naman, ito yung folding bike group na nag-ano sa mga upgrades. Upgrade-itis. Basta sa mga upgrade-itis, sila yung maasahan doon. Bike parts, maalam sila sa parang technicality. Reseta. Reseta. Sa bike. Pero hindi kayo connected sa right. Ay, hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Kung ba yung magtanong. Sobrang mga ano, right, man, baka naman, kailangan nyo namin support. Tuloy na gamot. Ayun. Ah, sir, go ahead. Baka gusto nyo mag-promote habang nakalive tayo. Ayan. So, ako po si Jan. Isa po sa mga admin ng Makati Poldi. So, promote ko lang po yung group namin. Kung sino po yung mga malapit sa area. Kahit hindi po taga Makati, you can join our group po. So, friendly community po kami doon. So, yun lang po. Thank you. Ako po si Frank. Isa po sa admin sa Choco Riders po. So, shoutout ko lang yung mga family, yung members namin, Choco Riders, tsaka Makati Folding Group, tsaka Ride Med. So, ano lang, promote din namin yung cycling folding bike ano, route natin. Usually, every month, meron kaming long ride. Siguro, next namin, ano, sa May, Twin Lakes, Laguna, tsaka Taal Loop. So, ayun. Thank you. At tsaka yun, sa May shoot, may tatlong YouTubers din kami. Yun, nasa t-shirt namin. So, pa-subscribe na lang, Hatbong 20. Siya si Pajak Seria, si Jokes. Tapos si... Ibutang Super Hansel nandun sa labas kasi. Ayan, thank you. Okay. Sir, please. Ayan, lastly ako naman, syempre, lahat naman ng group dito, kabilang ako doon. So, we are united nga sa same purpose yung biking nga. So, wala nang boundaries to. Mountain bike, road bike, rolling bike, maxi, BMX. As long na... positive tayo, hindi tayo nag-aaral ng toxicity. So, sobrang ano kami dun sa ginagawa ng effort nila, Sir Ian, dahil nyo sa lapang pagkakot. So, walang pinipiling na doon. Pinaklaseng bike ka. Kasi
Basta yung passion ng nagpababike, nandun. Camaraderie, nandun. Yan, pagpatuloy lang natin yung magandang ano. Suportahan na lang. Yan, madaw niyo lang pala yung page ko, Riz Kinesis. Wala akong YouTube channel. Okay na yan sa inyo na yun. Okay na sa yung Facebook page. So, yan, mga katapak, mga kapot-bot, at syempre, mga kapadyak natin doon. Pakisupport po yung kanilang mga FB page. And, syempre, yung mga group nila, kung meron silang FB page or FB group, yan, pakisubscribe po. Join na rin po kayo sa kanilang mga group. And, maganda naman po ang kanilang advocacy regarding sa pag-bibisikleta. So, sir, thank you. Thank you.